Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. What to expect in the 30th non-traditional fipsong na? Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko at hindi ka pa nakaka-subscribe, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe. Isama na yung notification bell para like ka updated sa mga trending videos. So ilang oras na lang guys, magsisimula na po yung live sauna ni President Duterte. This is his fifth sauna po na gaganapin sa bata sa pambansa. And what to expect in the 30th non-traditional fifth sauna? So, ano nga ba yung ina-expect natin during this fifth sauna of our president? Probably hindi siya katulad ng traditional na sauna na ginaganap noon sa mga previous sauna niya. So, what to expect in his sauna? Posible na talakayin po ni President Duterte sa kanyang State of the Nation address ang tungkol sa recovery plan ng post-pandemic. Itatalakayin rin siguro nila doon yung report regarding sa government COVID response. Our president will physically present at the Batasang Pambansa in Quezon City. That's the traditional venue for the constitutional mandate sauna. But other time, honored practice are being scrapped due to the pandemic. So, hindi natin alam kung talaga bang doon gaganapin yung sauna or will ba na ilipat ng venue because of the pandemic. How many guests and who are those guests na pwedeng pumasok during the sauna of our president? Limited guests, only a few cabinet members and lawmakers who tested negative for coronavirus and rapid test enter the session hall. So, ibig sabihin guys, yun lang pong negative doon sa rapid test, invited ang pwedeng pumasok doon sa venue kung saan gaganapin yung sauna. So, yun po yung tatanda natin. Hindi ito yung ingranding sauna, hindi ito yung traditional na nakikita natin na sauna na maraming tao, na almost lahat ng representative ng mga almost lahat ng cabinet members and Congress is kompleto. And by the way guys, this year even media personnel are not allowed inside the Batasang Pambansa. They can only tap into the broadcast feed of state-run radio television of Malacañang on their coverage. So, lamang sa malamang, wala munang mga media na makakapasok kasi iniiwasan din natin yung magkahawa-hawa para ma-practice na rin yung social distancing. I-expect din natin guys yung COVID-19 recovery plan ni President Duterte or ng government na or ng administration Duterte in much details, yung detalyado para malaman ng lahat kung ano ba talaga yung plano ng gobyerno natin regarding sa recovery plan after this pandemic. Hindi rin natin guys alam kung tatalakayin ngayon yung mga nagawa niya sa Build program kasi during this pandemic, yung mga fund o yung mga pondo na gagamitin for that project is na-cancel at i-priority ngayon yung itong emergency state na pandemic na kinakaharap natin ngayon. Walang magpro-protesta, walang protesta ngayon na magtitipon-tipon yung tao sa kung hindi ako nagkakamali kasi gusto nang i-practice yung social distancing at para hindi na rin magkahawa-hawa yung mga tao. So, sana irespeto natin, mag-protest tayo in our own way. Huwag na siguro tayong pumunta dun sa mga taong lugar kasi possible, isa lang ang meron dyan, maaaring madamay ang marami. So, ayun guys, BBG lang kung pupunta kayo sa mga ganong event kung meron man. Hanggat maaari sana sa bahay na lang or sa social media, doon na lang kayo mag-post ng hinanain nyo regarding sa pagpoprotesta nyo about kay President Duterte. Pinapakiusapan din at sinabi rin nila na lahat ng attend sa sauna ni President Duterte kailangan mag-wear ng mask as much as possible, maglagay ng face shield para mas mataas yung level of safetyness nung tao. Yun lang naman guys yung medyo sa tingin ko possible na ilata ni President Duterte para sa speech niya mamaya. So, abangan na lang natin guys sa mga live coverage sa Facebook, sa YouTube, sa TV5, GMA, ABS-CBN kung meron man. So, for sure, sana lang itong sauna niya is maging maayos, walang mangyaring maraming pagrarally para maiwasan natin at bumaba yung number ng
COVID positive dito sa Philippines. Guys, imagine it's 80,000. So, nakakatakot, di ba? So, that's it for today's video. Don't forget to click subscribe para updated ka sa mga trending videos.